So yan, magandang morning sa lahat mga ka-farmers. Welcome po ulit dito sa ating channel. So ngayon mga ka-farmers, mag-aabono ulit kami doon ni Kuya sa ano, sa ikalawang tanim namin na kaliksto. So bali, ika 19 days na po yun ngayon. Namausaw, simula na inilipat tanim. Ano na ba ngayon? Pangatlong pag-aabono na po ngayon namin doon mga ka-farmers, no. So bali papunta ako doon, pero si Kuya nagkakabit pa po siya kasi ng water pump na inilipat lang namin dito dahil kahapon kinuha niya, dinala niya po doon sa may sa kabila sa palay. So isa na nagpatubig lang kami doon ng isang beses kasi may bunga na rin po 'yun. So mga ilang araw na rin na walang ulan dito. Kailangan na rin namin na magdilig dito. Pero sa ngayon mga ka-farmers, bali mag-aabono lang kami. So at saka i-update ko po kayo. Ito ayan, pag napapansin niyo po. Yan na po ay ka 19 days na po na simula na inilipat tanim. At ito naman yung sa walang plastic mulch. So halos magkasabay na rin po sila. At nakatanim na rin po kami ng ano dito, ng sitaw. Ito po mga ka-farmers. So, ayan, naplastar na rin po yung kanyang mga poste. At ito naman po yung second cropping na palay namin. So ano lang, hanggang dito lang yan. Hindi namin pinaabot dun sa dulo kasi mahirapan na po yung balon sa medyo mahina po kasi yung tubig dito kaya hindi na namin inubos sa pag second crop kasi yung at isa pa yung ano namin dito yung irrigation na pinding kasi nasira pa po dun sa tulay. Yan, ito po yung ano motor at saka water pump. So bali kinakabit lang po yan. Karon na ray itakad ano na mga buno. Tinabuta ito. Ay, tiprano bali ito buta to kay. Chen, bali papakita ko lang po sa inyo mga ka-farmers yung talong na bunuan namin ngayon. So ito ulit mga ka-farmers yung tab yung gagamitin namin. So bali naglalaman po ito ng ano apat na 16 liters. Yan po lagi yung sinasabi ko po na ginagamit namin at dyan kami nagmi-mix ng abono. So yung mixing nito mga ka-farmers na abono. So dito yung unang abono pa namin dito ni Kuya naglagay po ako dito ng apat na lata ng sardinas na 1620. Excuse me. Tapos yung pangalawa ay anim na. So bali ngayon pangatlo, ginawa ko lang pong pito mga ka-farmers, no, isang lata lang po ng 1620 yung idinagdag ko. At magdagdag na rin po kami sa kada puno niya, imbis na isang lata ng abono, isang lata, isang takal po. Isang lata lang po kasi dati yung ginagamit namin, ngayon gagawin na po namin ni Kuya na isang lata at kalahati. So kalahating lata lang po na muna. Saka na kami magdagdag kasi makikita naman po kasi mga farmers sa kanyang paglaki, okay naman siya at hindi naman po nagkulang sa abono. Ayan, ito na po siya mga ka-farmers, ito na po yung 19 days no, simula na inilipat tanim. Ayan, medyo okay na rin po sila mga ka-farmers, and malalaki na po yung iba at maganda na rin po yung pagkabulas nila. Ayan po. So medyo okay na rin po siya mga ka-farmers at unti-unti na rin humahabol dyan sa nauna namin itinanim. Siguro parang ano lang mga mahigit 2 weeks lang po yung nauna dyan kisa dito at saka dyan marami na rin po yung bulaklak. So next na application dun ng abono sa kabila at saka ako na rin po yun i-update ulit. So dito lang po muna tayo mga ka-farmers sa bagong sa last ko na part na itinanim. So ito yung tatlong plot na walang plastic mulch. So bali pinadamuan ko na rin to kina Kuya at saka sa asawa at anak niya. Yan medyo malinis na.
Yan po, makikita nyo po sa, makikita na rin po sa linya, nakalinya na rin po. Kasi dati nung maliliit pa, nung nag-edad pa lang po to ng 13 days, parang hindi pa po makita. So mabilis lang po talaga mga ka-farmers sa lumaki yung kalixto. At may nakikita na rin akong ano na bulaklak na nakasulyap. Yan. So yung iba kasi malalaki na. Kaya meron makikita na po kasi mga ka-farmers dito sa unahan niya. So halos nauna lang siguro ng isang linggo si Boss Grigi dito sa aking nahuling tinanim. So itong part, limang plot po kasi yung ano, limang plot po yan, diretso. So may git isang daan po kada plot kasi double row sa isang plot na yan. So lima, so may git 500, tapos dagdagan dito na siguro, lagay ko po ito mga ka-farmers ay may git din po, kulang-kulang rin po to 200. Yan. So bali nasa 700 din yung last naming itinanim at ganun rin po dun sa may pitong plot na yon. Hindi 700 din yon. So kulang-kulang po talaga. Lagay natin 1/4 po kapuno lahat tong itinanim ko o mahigit pa. So hindi naman to na mabilang-bilang lahat po mga ka-farmers. Pero yung ano, yung lahat po kasi na tree na itinanim ko dito, 16 tree po yon lahat. Una, walong tray na tag mahigit 100 po kada tray po yon. Tapos yung pangalawa dito ay walong tray ulit. So, wala namang namatay. Wala pong namatay dito. Kasi pag may namamatay, kasi marami akong natira na punla, sinasalitan ko po ulit, tinatamnan ko ng bago. Kapag nakita ko naman mahina po yung paglaki niya, pinapalitan ko na po kagad. Kasi dala na rin po kasi yun sa talong na mahina po siya lumaki. Kaya binubunot ko at pinapalitan ng bago. So yun lang po mga ka-farmers, bali yun lang po yung update ko dito sa pag-abono. So adjustment lang po sa abono. Siguro next abono namin sa pang-apat, mag-a-add na po siguro kami ni Kuya ng triple 14 para may masipsip na po siyang potash kasi nagdadala na rin po siya ng bulaklak at para may sustansya na rin po siya na masipsip na potash, yun po. So bali idadaan ko lang po kayo dito sa nauna na kalixto din. Yan, makita nyo po mga farmers. So dumadami na rin po yung kanyang mga bulaklak. Yan. At kahapon, so dinamuhan na rin po nila ni Kuya dito dahil nga po dito sa kabila. Yan, kung mapapansin nyo po mga farmers, yan, may damo po siya sa gilid. Kung titingnan nyo lang po dito sa camera, medyo hindi masyadong mataba. Pero ano po yan, pag na-focus po yung camera dyan, talagang matataas na po yung mga damo dyan. Ito na mga farmers, may mga bunga na to. At mayroon ako dito na practice na sa pagpo-pruning. So ayan, na talagang yung pagkaiba nga talaga ng pruning. Kasi ito, tinaray ko ni pruning. Ay, may lumabas na naman. Mabilis po siyang mamunga at nabubuo po talaga yung main niyang bulaklak. Ayan, naging bunga na. Ayan, sorry. Yan po. Tapos dito na walang pruning, bumubuka pa lang po mga ka-farmers yung bulaklak niya. So ito, pruning din po ito. Ayan, may bunga po siya mga ka-farmers. Oh. So halos na nag-practice ako dito sa mag-pruning. Halos po sa yung pinaka dito yung bulaklak niya sa way ay nagiging bunga na kagad. So yung iba nahuhulog po tulad po nito mga ka-farmers. Ayan, nahulog. Ayan, wala siyang bunga sa way. Ganun din po dito, wala siyang bunga sa way. Yung nagawa niyang bunga ay dito na po sa taas. Pero meron na siyang kasabay. Ayan, may mga sabay na po. Pero sa way, isang bunga pa lang po ng bubuo niya. Yun po yung pinakaibahan sa way pruning at hindi na pruning. Kasi yung way pruning po, kagad mga ka-farmers, nabubuo po talaga dito. Yung hindi po nabubuo, yung hindi ko po na pruning, bali sa hindi po siya matutuloy. Pero meron naman po mga ka-farmers na tutuloy. Ayan, ito wala po tong pruning. So medyo na delay lang po siya. Pero yung nabubuo yung bunga ay tatlo po kagad kisa sa dito. So parang ano, yun lang nga, nalalaglag po yung nung unang bulaklak sa walang pruning at sa way pruning niya may natutuloy. Yun lang po yung pagkaibahan nila. Kaya
Nakadepende rin po yan mga ka-farmers dyan sa huli kong tanim kung ipopruning ko ba o hindi. Pero dito, nag-practice na po ako. Ayan, ito po. Ayan mga ka-farmers, Y pruning. Y pruning din po ito. So, okay naman po yung ano, paglaki po nito. Ayan, pansin nyo po sa kanya mga talbos. Talagang green na green at malulusog. Sana tuloy-tuloy lang po ito mga ka-farmers yung blessings na dumarating. Kasi talagang... Sabi ko ha, parang nagmamadali na ako kasi dahil yung presyuhan po dito sa amin ng mga farmers ay medyo, hindi lang medyo, talagang pinaka okay na okay. Yan. So, hanggang dito na lang po muna. At yun lang po, kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel, huwag niyo po kakalimutan na mag-subscribe at saka pindutin na rin po ang notification bell at mag-like na rin po at para lagi ko po kayong mga update dito sa aking mga tanim. And maraming salamat at God bless at happy farming po sa lahat.